Susan at Migs, anong pagkain yung kapag sinimulan mo, hirap kang awatin? Ano nga ba? Ako sa prutas ako eh. Halimbawa, pakwan. Pag matamis yan, ay talagang tuloy-tuloy. Mm-hmm. Ako naman, may Susan ako, Yakim. Pag sa akin, kailangan medyo maalat-alat. Mga chicherya ako. Unhealthy. Chicharo, mahirap. Lalo pagka yung may, may laman yung chicharo. Tapos may suka. Masarap yung ulam sa kanin. Ayan na. Ito ang hindi mo matatanggal sa listahan. Chicharo. Ayun. Ako, Kuya Kim. Ako, baka lalong hindi mapigilan kung ang baboy na ginagamit, aba, galing raw sa Espanya. Ba? Spanish pig? Oo nga, social yung chicharon, di ba? Malamang, pag inakinain mo, marunong ka na mag-Espanyol. alam naman naming masarap talaga, pero hinay-hinay po, ha? Lalo pang ngayong mainit ang panahon. Yan po ang kwentong inalam ni Salima Refran. Ang malutong na chicharon, kadalasang gawa sa balat ng baboy. Pero sa Nai Cavite, mapapakola at kasasarap. Dahil ang balat ng baboy na kanilang ginagamit na paraw sa Spain. Umaabot ng 2,000 kilo ng chicharon ang niluluto ni Wyatt kada linggo. Marami raw ang nagre-resell ng kanilang chicharon. Kasi yung imported, kasi mas alaga siya pagdating sa ibang bansa. Pagdating sa health, saka sa mga sanitary, mas maayos yung baboy. Spain ang pinakamalaking importer ng karne ng baboy sa Pilipinas, ayon sa report ng Bureau of Animal Industry noong nakaraang taon. Pagbultuan, mas mura yung costing kasi. Hindi naman kalakihan, pero ang importante kasi yung supply of demands pagdating sa imported kasi. Dapat alam mo na noong panahon ng mga Kastila ay may 2 uri ng chicharon sa bansa. Ang chicharon na may laman na inihahain sa mga ilustrado o mayayaman. At ang chicharon na puro hangin o chicharon ampaw na pinakakain naman sa mga Indio. Sa paggawa ng chicharon, hihiwain muna ang balat ng baboy at titimplahan ito ng mga pampalasa. Dadaan naman tayo sa curing process, 2 to 3 days. Pagkatapos ng 3 araw ay papuputukin na ang balat. Kailangan daw ay mainit na mainit ang mantika bago ihulog ang mga balat. Binabantayan nila ang pagpiprito para hindi ito matusta o masunog. Ang difference ng local sa imported, pag niluto mo, imported, hindi siya malansa maanglos. Saka mahirap lutuin pag local, nagdidikit-dikit siya at the same time. Tunog pa lang, nakatatakam na. Pagkatapos ng ilang minuto ay hahanguin ang chicharon. So nabibili yung chicharon namin galing Nai Cavite is halagang 135 to 140. Local o imported man, kapag tama ang paghahanda, tiyak na kalidad ang gawa. Ako si Salima Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.